So dapat pala ini-expand ko na tong kuweba ko para marami akong mailagay na puno. So kapag malapit siya dito, ayun o, nai-infect sila. Ayun o! Oh! Okay. Tapos kapag ganito na yung itsura niya, pwede na natin siyang harvestin. At makakuha tayo ng string. Kamusta ka, barkada? Tayo po yung nagbabalik! Oh my goodness! Dito sa Minecraft, mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po, ang ating pong lalaroin ngayon ay stone block. At bago po tayo magsimula, alam ko may mga magko-comments na dyan, nagkakamot ng ulo ang nagtatanong, Kuya Sly, asa na po yung Kadacraft episode? Well, actually, mga kabarkada, kung hindi pa po kayo nakakapansin, eh yung buong Kadacraft members po, mga kabarkada, o yung buong Kadacraft ay nagpapahinga. Meron pa sa amin mga nag-upload ng bahagya at meron pa mga naglalaro dun sa server, pero karamihan po sa amin ay nagpapahinga. Kung matagal ka na nanonood sa Kadacraft, alam mo na medyo kalagitnaan ng season eh, medyo lumalaylay na talaga yung mga episodes namin kasi nahihirapan na kami mag-isip ng content at kakaisip ng content, eh wala na kaming isip. Kaya paumanin nyo na, mga kabarkada, kung mag-i-start ulit ako ng panibagong series. Napapabayaan ko na kasi itong Sly the Miner ko na channel. Naglalaro ako ng Minecraft ng palihim. Hindi ako nagre-record, pero naglalaro na ulit ako ngayon at ire-record ko na siya. Hindi na ako maglalaro mag-isa kasi baka magalit kayo sa akin. Sly, bakit hindi mo nire-record yung mga Minecraft naglalaro? Eh kasi gusto ko lang maglaro eh. Nakakapagod kaya mag-record. Pero syempre, simulan na natin to sa single player world. Create new world at papangalanan natin itong underwater. Kasi nasa kuweba tayo eh. Kasi stone block. Pero hindi ko alam bakit underwater. So survival game mode na world type void world. Create a world based on the void. Hindi ko alam yan. Hindi ko na lang gagalawin. Bonus chest, wag na siguro. Cheats. Uy. Syempre hindi. At i-create na natin yan. At tignan natin kung anong mundo ang naghihintay sa atin dito sa stone block. Kasi feeling ko, kabalita rin siya ng sky block. Kung sa sky block puro sky, dito naman puro stone. Oh my goodness. At ito na. Server is on hot hunting mode. Kill a mob with a hot to unlock it. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam ibig sabihin nun. At nandito na tayo sa loob ng spherize na kuweba. Oh my goodness. Anong gagawin ko dito? At alam ko marami sa inyo magko-comment na naman, Kuya Sly, asa na po yung Sky Factory? Nahirapan kasi ako sa Sky Factory kaya hindi ko alam kung paano siya lalaroin. At feeling ko magsisira tayo ng stone. Oh, kasi wala akong kahit na anong gamit eh. Meron lang ako ditong console. So ano to? Better questing. Stone block. Exit quest party theme. Quest. Oh, meron tayong susundan. Quest lines. Power generation. Ah, may mga quest tayo. Okay, meron tayong susundan. Eh, maganda. Hindi lang tayo basta kung saan-saan gumagawa ng mga kung ano-ano. Kung baga may sinusundan talaga tayo. So ang pinakaunang quest, the start. Pebbles are obtained by breaking stone with an empty hand. O, advanced na kaagad tayo. Meron na kaagad tayong 2 out of 16. Tapos bibigyan niya tayo ng reward na loot chest. Ooh, okay. So kailangan natin suntukin tong mga stone na to. At pansin ko, medyo magalaw yung camera ko, no? Parang nag-i-swipe yung camera ko. Tapos napansin ko kanina na kapag meron akong hawak, mabagal yung sira. Ayun o. Hindi yung bagal, oh. Di ba? Hambag. Kumpara kapag kamay lang. Oh, tingnan mo. Ang bilis, di ba? Oh my god. So, kailangan natin ng 16. Bakit isa lang yung torch natin? Napakadi. Ayun, oh. Ayun, oh. Nakikita nyo ba yung camera ko? Ayun, oh. Nagsisway. Nahihilo ko. So, tanggalin natin itong torch na to. Lagyan natin sa gitna para medyo maliwanag. Yan. Oh my goodness. So, tapos na quest. Alright. Quest complete. The start. Oh my goodness. So, pwede na natin i-claim to. Ayun, nagka-luches tayo. Ito na sa inventory ko na. So, yung susunod naman natin, crafting table. Time to make a crafting table with the pebbles you just obtained. Pebbles, cobblestone, stone crafting table. What? Stone na yung Oh, cobblestone. Tapos, para makagawa ka ng cobblestone, kailangan mo na stone pebble na 4. Ooh. Pero meron tayong loot chest. Paano gamitin to? Nira-right click ba to sa lupa? Okay, nakakuha tayo ng fluid display. Ano yan? Ba't hindi ako makagalaw? Ayun, hindi pala siya naglalapag ng box. Akala ko naglalapag ng box. So meron tayong fluid display. Anong ginagawa nito? Okay. Para saan itong fluid display? So search natin. Fluid display. Asa ito, toto. Para saan to? Anong nagagawa nito? Fluid display is a decorative block. Okay, dun pala ang talo ni. Oh my goodness. So kailangan natin magsira ng marami kasi kailangan natin gumawa ng craft. Ay, actually sakto na pala yung 16. Tapos pwede na tayong gumawa ng stone crafting table. What? Anong nangyari sa iyo, crafting table? Bakit ka na bato? Na sobrang dami natin pinagdaanan sa buhay ngayon lang kita nakita nagbago. Nagbago ka na. So yung susunod na gagawin natin dito, pagka-claim natin ito, ano na susunod? So pwede na tayong gumawa ng dirt. Dirt can be obtained by breaking blocks with a hammer. Wala akong hammer. Grab a stone hammer and start smashing. So kailangan ko ng hammer. Paano gumawa? Pwede ba i-search yung hammer? Okay, meron tayo ditong compressed stone. Oh my goodness! What?
Ano yan? Pinagsama-sama yung mga hammer? Oh, so kailangan natin ng stick? Meron bang, mayroon stone rod? Okay, di lang siya basta gawa sa wood. Pwede tayong gumawa ng stone stick, tapos kailangan natin ng dalawang cobblestone. Okay, kaya natin yan. This is going to be very basic. So kailangan lang natin magsira nito. Okay, magkakaroon na tayo ng tool. Hindi na tayo mahihirapan mag-grind. Tick lang, kailangan kamay palagi ang gamit. Kailangan natin suntukin ang mga bato. Susuntukin natin ang bato. Kung sa umpisa ng Minecraft sinusuntok ang puno, ngayon bato na sinusuntok natin kasi ganun nakatigas yung ating kabao. Ganun tayo kalupit. Ito na, pwede na tayong gumawa. Kasi pwede na tayong gumawa technically ng apat. Tapos pwede tayong gumawa ng stone rod. Oh my goodness. Uy, what? Lumulutang sa labas yung item mo. So kapag nagka-craft tayo, nandun yung sa labas, ay kinapos pa tayo ng bato. Wait, pwede tayong gumawa ng cobblestone. Lalagyan natin ito dito. Tapos lalagyan natin ito dito. At meron na tayong stone hammer. Oh my goodness. Tapos naka-display pa siya dito. Ang lupit ito. Oh my goodness, ang angas. So kapag gumawa na tayo nito, tapos na yung quest, ay hindi pa, kailangan ko gumawa ng dirt, di ba? Para gumawa ng dirt, hampasin ba natin yung cobblestone ulit? Oh! So hampasin ulit yung gravel. Oh my goodness, that's so amazing. So pwede na tayong magtanim. I like that. Ayun, lalapag mo lang yan dyan, oh. Maganda sana kung nagtatransform na lang siya kapag nila right click, di ba? Mas maganda sana kung ganun. Pero wag na tayong magreklamo, gawin na lang natin. Ayun, oh. Natatanggal kasi, oh. Oh my goodness. Kailangan ba nakalapag yung dirt? O kailangan nasa inventory ko? Feeling ko kailangan nasa inventory yata para matapos yung quest. So kailangan ko pa magsira. Tapos lapag ulit natin. Tapos gagawin natin tong dirt. Oh my goodness, ang lupit. Ang angas. Gusto kung malaman ko ano nagagawa ng compressed stone hammer. Gusto mong makita, mali mo mas mabilis yun. Try natin. Tapusin ko lang itong quest na ito, tapos gagawa mo ng maraming stone hammer. Oh my goodness. So, pwede na natin i-claim yung loot chest. Tapos, pwede na natin ito. Ay, yung isa pa pala, hindi na natin nabubuksan. Binigyan tayong glowstone ingot. Oh, nice one. At yung isa naman ay, ano to? Upgrade speed. Ah, para sa mga machinery siguro yan. Tapos, pwede na tayo maglagay ng dirt dito. Tapos, gusto ko gumawa ng maraming stone hammer. Wait lang. Gagather tayo ng resources. Gagawa tayo ng maraming stone hammer. Oh my goodness. Ano kayang pakiramdam na mayroong maraming stone hammer na nasa isang hawakan? Try natin. Kailangan ko ng maraming stone hammer. Mabilis kaya magmina yun? Kasi dito nakalagay attack damage eh. Yung EMC, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng EMC. Ito kasi meron tong EMC na 2. Ano ibig sabihin ng EMC? Feeling ko efficiency ata yun eh. Efficiency speed ata yun. Malalaman natin. Tingnan natin. Gawin muna natin para malaman natin kung ano bang mangyayari kapag meron na tayong ganun. So, pwede na tayong gumawa pa ng maraming stick. Okay, kailangan pa natin ng tatlo pa. Okay, tatlo na yan. Tapos kailangan naman natin ng maraming cobblestone. Mas madali na magmina gawa ng stone hammer. Hindi na masyado mahirap. Hindi na matigas yung bato. Yung bato ay malambot na gawa ng hammer. The hammer is great. Hammer is amazing. So pwede na siguro tayong gumawa ng maraming stone hammer. Oh, ay hindi! Kulang pa ako ng stick. Oo nga, kulang pa ako ng stick. Kailangan pala marami akong stick. Oh my goodness. So meron na tayong 9 na stone hammer. So pwede na tayong magcraft nung... Wait lang, kailangan ata hindi bawas yung isa. Ano ba yan? Ang dami namang nais nitong compressed stone hammer na to. Gusto ko lang naman subukan kung ano mangyayari. Sige na. Wait lang. Paano itong kunin? Yan. So, kailangan ko pa ng 2 pang stick. Wait lang. Ang gulo ng crafting table. Isa pa. Okay. Tapos, lagay natin to dito. Kunin mo yan. Lagay natin yun dyan. Gawin mo to. At, wait lang. Hindi yan yung isa. Yung buo. Yan! Compressed stone hammer. Oh my God. Saan nagagawa nito? Hindi naman bumilis eh. Inexpect ko bibilis. Mas bumagal pa nga ata eh. Mas bumagal ba? Ito yung isa. O ito yung pangal. Parang mas bumagal. Para saan to? Ano nagagawa nito? Durability lang ba? Meron durability itong 128. Ito naman may durability 131. Anong pinagkaiba? Yung attack damage 2 dun sa normal, tsaka 4 yung speed. Dito naman, attack speed bumagal pero malakas yung attack damage. Ay, akala ko bibilis siya pagmimina. Ano ba yun? Hindi naman bumilis. Gusto ko bumibilis yung pagmimina. Ano ba naman yan? Fake news pala to. Siyempre kapag pinarami mo yung weapon, halimbawa marami kang spada, ibig sabihin mas marami kang tatamaan. Ano ba naman yung gumawa ng laro na to? Hindi marunong mag-analysis. E ano ibig sabihin ng EMC? Meron nakalagay na EMC. Ito 1. Ito naman 28. Kung hindi pampabilis yun, para saan yun? Ano ba naman yan? So yung susunod natin na quest ay gumawa ng stone crook. So feeling ko para gumawa nito madali lang. Kailangan ko lang na 4. Para saan to? Pagtatanim? Feeling ko pantatanim ata to. Ano ba yung nakasulat? May nakasulat kanina. Wait lang, try natin. Okay, ano yung nakasulat? Ang ginagawa nito? Baka pag ni-right click natin to, may mangyayari? O wala ata. Huh! Sinira ko yung dirt na wala. Ah, nagig... Oh!
Nagiging sapling! Oh my god! Ano yun? Dark oak! Ano pa bibigay mo? Ano pa bibigay mo? Ano pa bibigay mo? Oh my goodness! Ang dami na nating sapling. Pero hindi yan tutubo dito. Paano pa tutubuin to? Oh my goodness! Wait lang, yung quest. So, pwede na natin i-claim to. Tapos pwede na tayong bumalik at pwede na tayong magtanim. So, kailangan natin kumolekta ng mga to. Pero paano sila tutubo? Nasa ilalim tayo ng kuweba. Hindi naman sila magtatamaan ng araw. Pero gawin muna natin yung quest kasi yun yung kailangan gawin. So, kailangan natin maglapag ng maraming cobblestone. Actually, dito na nga lang. Ganyan, oh, diba? Tapos, sirain natin. Dapat mas mabilis to magmina. Ano ba naman tong weapon na to? Wala kakwinta-kwinta. Bulok. Isang birch na lang. Isang birch na lang. Give me birch. Ayun, okay. Good. Quest complete. Tapos, pwede na natin i-claim to. Tapos, ang susunod natin na quest ay magkaroon ng oak wood. Oh my goodness. Tapos, kailangan din natin magkaroon ng floral fertilizer. Floral fertilizer is used to obtain botania flowers. Right click it on the grass. Paano gawin to? Ah, kailangan natin ng bone meal tsaka ng powder. So, yung bone meal, saan nakukuha to? Pwede tayong gumamit ng mga machinery. Chicken, no? Oh, common loot bag. So, feeling ko ang kailangan muna natin gawin ay itong oak wood kasi ito atamang mas na madali. Pero ang problema, wala kasing araw dito. Eh, paano tayo magkakaroon dito ng tawag dun? Teka, ang daming buhangin. Oh my goodness. Buhangin pala makukuha natin kapag sinira natin yung dirt ng hammer. Okay. So, kapag nagtayo ako ng oak dito, tutubo kaya to? Pwede ba ito sayawan? Katulad sa Sky Factory. Diba Sky Factory pwede sayawan? Uy, okay. Nakakuha tayo ng Draconium Infused Obsidian. Uy! Nakakagulat naman yung biglang tumubo yung puno. So, gumagana ba yung sayaw? Gumagana ata yung sayaw. So, pwede na tayong gumawa ng mga materials na parang Minecraft na talaga. Kasi, eto na yun eh. Eto na yun eh. Ibig sabihin, pagka ginawa natin kawit ito, pwede tayong gumawa ng ordinaryong crafting table. Oh my goodness. So, anong pinagkaiba nito sa crafting table na to? Anong pinagkaiba yung dalawa? Parang parehas lang naman ata kayo. Oh, gumagana yung hammer! Nagkakaroon tayo ng wood chippings. Tapos, itong wood chippings na to, para saan to? Pag ginawa mong ganyan, makakagawa tayo ng cardboard box. Ah, ano? What? Kinain niya yung stone? Para saan to? Kinakain niya yung stone? Ba't para? Ano to? Lumubog lang? Ano nangyari? May butas na ba talaga dito kanina pa? Para saan to? Nabubuksan ba? Ba't parang hindi naman siya nabubuksan? Para saan to? Oh my goodness, ano yun? So kapag sumayaw ako ng sumayaw dito, tutubo ba siya? Ba't parang hindi naman? Apektado. Apektado nga! O hindi. Nagkataon lang na mabilis lang talaga siyang tumubo. Wait lang. Try natin sirain to. Tapos tignan natin kung mabilis lang talaga siyang tumubo. Wait lang. So gagawa tayo ngayon ng stone axe since pwede na tayong gumawa. Yan. So kapag nagtanim ako tapos hindi ko siya pinansin, tutubo ba siya? Tutubo ka ba? Parang hindi naman siya tumutubo ah. Tumutubo ka ba? Ah, mayroon nga pala tayong ilaw. So, technically, tutubo talaga siya dito sa baba. Pero bakit parang ambagal? Sige, try natin mag-experiment. Try kong kumuha pa ng, okay, stone. Tapos gagawin natin siya dirt. Tapos lagyan natin to dito. Tapos, sasayawan ko to. Tignan natin kung ano unang mga tutubo. Sino unang tutubo? Sino? Sino? Oh! Oh! Naipit ako! No, naipit ako! So, gumagana nga. Tumutubo nga kapag... Oh my goodness! Pwede natin patubuin na mabilis! Sasayawan mo lang talaga. But parang walang particles. Ayun! Meron naman palang particles! Kailangan ko lang i-on. Hindi ko pala in-on. Kasalanan ko. Sasayawan mo nga talaga siya tapos tutubo siya. Oh my goodness! Parang Sky Factory lang ah. So, yung susunod natin na quest, kailangan natin i-crook yung mga dahon para makakuha tayo ng... Ayan na, silkworm. Uod. So, kailangan natin ng silkworm na maraming marami. So, kailangan natin i-crook ng i-crook to. Baka nira-right-click. Hindi siya nira-right-click. So, sisirain lang talaga. Hanggang makakuha tayo ng maraming bulate. Ayan, dalawa na. Tapos, ilalagay mo siya sa mismong leaves at magiging infested siya. So, meron siya oras sa'yo na may progress siya. So, kailangan natin silang i-infest para makuha natin yung mismong quest ko, which is yung string. Kasi doon daw nakukuha yun sa mga... Wait lang, nalalag. Ay, ano pala? Kumakalat pala yun. So, kahit isang ano lang ang ilagay mo, kakalat siya. So, halimbawa, naglagay pa tayo ng isa pa dito. Wait lang, try natin maglagay dito. So, dapat pala, ini-expand ko na tong kuweba ko para marami akong mailagay na puno. So, patutubuin natin to. So, kapag malapit siya dito, ayun o, nai-infect sila. Ayun o. Oh! Okay.
Ayun oh. Oh my goodness. Tapos kapag ganito na yung itsura niya, pwede na natin siyang harvestin at makakuha tayo ng string. Oh, okay. So pwede na natin kunin to at magkaka-string tayo. Pwede ba natin kamayin? So kapag kinamay ko, hindi tayo makakuha ng string. Okay, good, good, good. Experiment wise, experimentation. So sa loot chest, nakakuha ako ng viaduct. Ibig sabihin, para saan to? Fast transport between two specific locations. What? Para saan yun? Pwede to ilapag? Oh, para siyang tubo. Tapos, ano mangyayari? Halimbawa, dito sa chest na to, ganun? Ganyan? Nakakonnect na ba yan? Parang hindi naman siya nakakonnect. Hindi naman eh. Parang sirahin to. Nahahammer ba to? Hindi siya okay, nakukuha pa siya. Okay, kala ko hindi eh. Long range linking viaduct. Transfers players? What? Natatransfer tayo? So, kapag nilagay ko to dito, nire-right click ba to? Ano ba to? I'm so confused. Para saan to? So, pwede na natin i-harvest lahat ng mga dahon at makakakuha na tayo ng string. Oh my god, so many string. Ilang bang string ang kailangan ko dito? Sabi dito, ay, kailangan ko pala muna i-claim to. So, kapag na-claim ko na yan, kailangan ko ng 32. Okay. Kailangan ko ng 32 strings. Give me 32 strings. Give me more. Give me. Ayun, tapos na. Okay, good. At pwede na natin i-claim to para sa loot chest. Okay. So, yung susunod natin na gagawin ay yung sieve. Ooh, ito yung pwedeng lagyan ng gravel, di ba? Tapos makakuha tayo ng mga bagay-bagay. Ayun. So, pwede ko na rin i-claim to kasi meron naman na akong chest. Tapos pwede pa tayong gumawa ng mga tinkers. Uy, para talaga Sky Factory to ha. Parang bumabalik na tayo sa Sky Factory. Pero, mas madali kasi may tutorial or may quest tayo na sinusundan. Okay, buksan natin tong mga loot na to. Nakakuha tayo ng mga... Oh, damit to? Wait, nasusuot to? Para to suotin. Oh! Oh my god! Para na tayong Sailor Moon. Meron tayong ribbon. Wait lang, itong goggles ba? Oh my goodness! Oh my goodness, meron tayong bow tie at meron tayong goggles. So ito ay cosmetic lang. Okay, wala siyang naidadagdag. Okay, oh my goodness, ang cute naman yan. Tapos meron pa tayo ng ribbon, wala rin naidadagdag. Okay. Ano pa makukuha natin? Nakakuha tayo ng mana lens at mana lens velocity. Ito naman, efficiency. Ano kaya yan? Tapos ito naman ay upgrade speed. Okay. So kailangan nating gumawa daw nung net. Paano gumawa ng net? Sieve net. May ganun ba? Net. Ano ba tawag doon? Mesh ata. Ayun, mesh nga mesh. Okay, string mesh. So pwede tayong gumawa ng string mesh, stiff mesh. Uy, pwede tayong gumawa nito, no? Anong pinakaiba nung dalawa? Try natin gumawa muna nito. Tapos, pwede pa tayong gumawa ng stiff. Ang kailangan lang natin ay gravel. So, maglalagay lang tayo ng ganito dito. Tapos, gawa tayo ng hammer. Gamit yung hammer, gagawa tayo ng gravel. Tapos, itong gravel, gagawin natin itong flint. Well, actually, pwede na ata tayong makakuha ng flint kapag nilagay natin yung gravel dito. So, kailangan ata natin siya i-right-click. At ang nakuha natin ay copper ore piece. Ah, so dito pala tayo makakakuha ng mga ores. Dito rin ata tayo makakakuha ng iron. Okay, nakakuha tayo ng flint. Pero mas mabilis ata kung kakamayin ko na lang to. Kasi makakakuha ata tayo ng flint kaagad. Parang ayun, nakakuha kaagad tayo. Ang kagandahan lang siguro dito, 100% na flint yung makukuha natin, hindi yung mga copper na yun. So meron din pala mga moments na hindi tayo makakakuha ng kahit na ano, kahit i-sieve natin siya or sieve ko, ano man gusto yung tawag dyan. So kapag nilagay natin siya dito, meron siyang chance ang hindi magbigay. So, binigyan tayo ng tin. Oh my gosh, madaming ore dito. Naku po, akala ko iron, copper, gold lang. Okay, pwede na tayong gumawa nung stiffened. Ito ba? Ito, mas ma-stiff. Ewan ko. So, anong pinagkaiba nung mga to? Hindi ko sure. Ito naman, iron stiffened. So, kapag pinalitan ko to, which is paano to palitan? Kailangan ko bang sirain? Kailangan ko ata siya sirain. Okay, magkahiwalay na sila. So, kapag nilagay naman natin tong isa, tapos nilagyan natin ng gravel to, anong mangyayari? Anong pinagkaiba niya? Mas marami ba tayo nakukuha? Wala nga akong nakuha eh. Ano yun? Okay, may nakuha akong flint. Baka mas mataas yung chance kapag mas ano. Ooh, feeling ko mas mataas nga yung chance. Oh, nakakuha akong iron. Okay. Alam ko pwede rin natin ilagay yung buhangin dito. O nga, mas mataas nga yung chance na makakakuha tayo ng item. So, pwede tayo maglagay ng buhangin. Ano makukuha natin dito kapag buhangin? Same lang ba? Parang same lang ata. Binigyan tayo aluminum. Oh my goodness, ang daming ore. Binigyan tayo ng tin. Oh, so same lang. Mapag-gravel o mapabuhangin, same lang sila ng binibigay. Okay. Oh nga, kapag Stephen, mas mataas yung chance na makakuha ka talaga ng item eh. O, tingnan mo, sunod-sunod. Oh my goodness. Ano yung nakuha natin na kulay purple? Lead. Ooh. So, pwede akong mag-auto-clicker dito. Oh. Basta meron lang akong buhangin na hawak. Nag-auto-clicker pati sa Minecraft. Ano to? Roblox? So, pwede na natin kunin tong reward. Tapos, pwede pa natin kunin yung isa pang reward. Tapos, pwede tayo makakuha ulit na reward kapag meron na tayong iron mesh. Ooh. Tapos, ang susunod na natin na gagawin ay itong crucible. So, feeling ko dito natin hindi. Akala ko dito natin ilalagay yung mga ore na nakukuha natin. Pang plants pala to. Para magkaroon tayo ng tubig. Oh, so madali lang to. Kailangan ko lang ng wood. So, kuha tayo ng wood dito, which is marami naman na ako. So, kailangan
kailangan natin ng slab, tapos maglalagay tayo ng wood dyan, tapos ng slab. Okay, meron na tayong malupitang crucible. So ilalagay natin yan dyan, tapos kukuha daw tayo ng mga sapling, halimbawa ito, tapos hintayin natin siya maging tubig. Katulad ba ito nung sa may sky factory na pwede mong gawing sap? Di ba pwede gawing sap ko? So ayan, meron na siyang laman, tapos magiging tubig na to, no? Oh, I like that. Hanggang mapuno. Okay. So marami na ako naipon na luches. Meron tayong mystical fertilizer. Okay. Tapos meron pa tayo ditong compact giant chance cube. Random. Warning, the giant chance cube will probably cause lots damage and or place a lot of blocks down. You've been warned. Oh, para siyang gacha. Okay, mamaya. Try natin yan. So mirror. Photovoltaic cell. Photovoltaic cell. Okay. Photovoltaic cell number 2, number 3, and number 4. Okay, ano para saan yan? So kapag nilagay natin to, sabi naglalagay daw to ng block. So kapag... Anong klaseng sound yun? Nakakagu! What? Oh my goodness, may kalaban! Oh my goodness! No, bawal magkakalaban! Oh my goodness, grabe yun! No! Ay, naglagay na naman ako ng block! Ay, naku! Yung gamit ko! Yung mga gamit ko! Oh my God! Ano nangyayari? Oh my goodness! What is happening to this world? Hindi ko naman alam na may ganitong klaseng papakulo yung stone block. Ano to? Uulit ako sa umpisa. Yung mga... Actually, dito pa yung mga gamit ko. Parang hindi naman ata sila... Nasasabugan sila ng creeper. Pero siguro mga kabarkada, dito lang muna tapusin na ating stone block episode. Maraming salamat sa panonood nyo. Sa muli, paalam. Uulit na lang ako sa umpisa. Next episode... nakabalik na ako sa dati. So, maglalaro ulit ako mamaya. Pero hindi ko na siya i-re-record. Babalik tayo sa... Oh my God, uulit na naman ako. Hindi ko alam na may ganun. Akala ko, magkakaroon lang ako ng malaking room. Una, masaya ako. Bigla nag-spawn na maraming creeper. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Anong klaseng laro itong pinasok ko? Oh my goodness. Napatapos ako ng bigla. Bad trip!